Tinalo ni Gideon ang mga Midianita. Ikapitong kabanata. Nang araw na iyon, maagang gumising si Jerubbaal na siya ring tawag kay Gideon kasama ng mga tauhan niya. Nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Nagkampo ang mga Midianita sa hilaga nila sa lambak malapit sa bundok ng More. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Napakarami mong kasama. Baka isipin nila na natalo nila ang mga Midianita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa aking. Kaya sabihan mo sila na kung sino man ang natatakot ay maaari nang umalis dito sa bundok ng Gilead at umuwi na." Nang sinabi ito ni Gideon, umuwi ang 22,000 at 10,000 na lang ang natira. Pero sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Marami pa rin ang naiwan. Dalhin mo sila sa ilog at susubukin ko sila. Kung sino ang sasabihin kong makakasama ay isama mo. At ang sasabihin ko na huwag isama ay huwag mong isama." Kaya dinala sila ni Gideon sa ilog. At dooy sinabi ng Panginoon, ibukod ang lahat ng umiinom ng tubig sa kanilang kamay na parang umiinom na aso. At ibukod din ang umiinom ng nakaluhod. May 300 tao ang uminom sa kanilang mga kamay. At ang iba naman ay uminom na nakaluhod. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 taong ito ay liligtas ko kayo at pagtatagumpayin sa mga Midianita. Ang mga natirang tao ay pauwiin na sa kani-kanilang lugar. Kaya pinauwi nga sila ni Gideon matapos ipaiwan ang mga dala nilang baon at mga trumpeta. Pinaiwan din niya ang 300 taong napili. Ang kampo ng mga Midianita ay nasa ibaba lang ng bundok, kung saan sa itaas nito ay naroon sila Gideon. Nang gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, maghanda ka na, lusubin niyo na ang kampo ng mga Midianita, dahil ipapatalo ko sila sa inyo. Kung natatakot kang lumusob, isama mo ang lingkod mong si Pura, at pumunta kayo sa kampo ng mga Midianita, at pakinggan niyo kung ano ang sinasabi nila. Tiyak nalalakas ang loob mong lumusob, dahil sa maririnig mo. Kaya pumunta silang dalawa sa hangganan ng kampo ng mga Midianita, kung saan may mga sundalong nagbabantay. Nagkampo sa lambak ang mga Midianita, Amalekita, at ang iba pang mga tao sa silangan na parang kasindami ng balang. Ang mga kamelyo nila ay parang buhangin sa dagat na hindi mabilang. Nang naroon na sina Gideon, may narinig silang 2 na nag-uusap. Sinabi ng isa, "Nanaginip ako na may isang pirasong tinapay na sibada na gumulong papunta sa kampo natin at tumama ito ng malakas sa isang tolda. Pagkatapos natumba ang tolda at nawasak." Sumagot ang isa, "Ang panaginip mo'y walang iba kundi ang espada ni Gideon, ang Israelitang anak ni Joash. Pagtatagumpayin siya ng Diyos laban sa mga Midianita at sa ating lahat." Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, nagpuri siya sa Panginoon at bumalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, "Magsipaghanda kayo dahil pagtatagumpayin tayo ng Panginoon laban sa mga Midianita." Hinati niya sa 3 ang 300 niyang tauhan at binigyan ng bawat isa ng trumpeta at mga banga na may ilaw sa loob nito. At sinabi niya sa kanila, "Sundan niyo ako ng tingin. Kapag naroon na kami sa dulo ng kampo ng kalaban, gawin niyo kung ano ang gagawin ko. Kapag pinatunog ko at ng mga kasama ko ang mga trumpeta namin, ganoon din ang gawin niyo sa palibot ng kampo. At isigaw niyo ng malakas para sa Panginoon at kay Gideon." Maghahating gabi na nang dumating si Gideon at ang 100 niyang kasama sa hangganan ng kampo ng kalaban. Kapapalit lang ng gwardiya noon. Pinatunog ni na Gideon ang mga trumpeta nila at pinagbabasag ang kanilang mga banga. Ganoon din ang ginawa ng ibang grupo. At habang hawak nila ang ilaw sa kaliwang kamay at ang trumpeta sa kanang kamay, sumisigaw sila, "Lumaban tayo! Gamit ang ating espada para sa Panginoon at kay Gideon." Ang bawat isa ay pumuwesto sa kanya-kanyang lugar sa palibot ng kampo. Pero ang mga kalaban nila ay nagsisisigaw na nagsitakas. Habang tumutunog ang trumpeta ng 300 Israelita, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Midianita sa loob ng kampo. Ang iba ay tumakas papunta sa Bethshita, malapit sa Serera, hanggang sa Abel Mehola, malapit sa Tabat. Ipinatawag ni Gideon ang mga Israelita mula sa lahi ni Naphtali, Asher at sa buong lahi ni Manasseh.
at ipinahabol sa kanila ang mga Midianita. Nagsugo rin si Gideon ng mga mensahero para sabihin sa mga naninirahan sa kabundukan ng Ephraim na magbantay sila sa ilog ng Jordan hanggang sa sapa ng Betbara para hindi makatawid ang mga Midianita roon. Sinunod ito ng lahat ng lalaki sa Ephraim at binantayan nila ang ilog ng Jordan hanggang sa sapa ng Betbara. Nabihag nila ang dalawang pinuno ng mga Midianita na sina Oreb at Zeeb. Pinatay nila si Oreb sa bato na tinawag na bato ni Oreb. At si Zeeb ay pinatay nila sa pisaan ng ubas na tinawag na pisaan ng ubas ni Zeeb. Patuloy nilang hinabol ang mga Midianita. Pagkatapos, dinala nila ang ulo ni Oreb at ni Zeeb kay Gideon na naroon sa kabila ng ilog ng Jordan.